Sa videong ito mga kababayan ay isang napaka-interesting na kwento ang ating pag-uusapan. Ito ay walang iba kundi ang patungkol sa isang tao na di umano 45 years nang itinataas ang kanyang kamay. At kung aakalain at iisipin po ng marami sa atin na ito ay isang kapansanan, well, nagkakamali po tayo dahil talagang sinasadya ng lalaking ito na itaas ang kanyang kamay dahil sa isang dedikasyon. Ang malaking katanungan ngayon, paano nga ba humantong ang naturang lalaki sa ganitong dedikasyon? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Eto si Amar Barati. Bago raw nangyari ang lahat, si Amar ay namumuhay bilang isang ordinaryong mamamayan na may komportableng sitwasyon. Siya ay mayroong asawa, tatlong anak at mga kaibigan. Tulad natin, siya rin ay gumigimik, nag-enjoy at nagtatrabaho. Katunayan niyan, siya ay nagtatrabaho sa isang Indian bank. Ito ay nangyari pa noong taong 1970s. Ngunit sa gitna ng lahat ay dumating ang isang religious calling at ang tawag na ito ang siyang naging dahilan kung bakit iniwan ni Amar ang kanyang mga kaibigan, trabaho at higit sa lahat ang kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang i-dedicate ang kanyang buong buhay kay Shiva. Si Shiva ay isang Diyos mula sa reliyong Hinduism. Sa mga unang taon ng kanyang dedikasyon ay naramdaman pa rin niya ang mga temptasyon at ayaw niyang mahulog sa mga ito. Kaya nag-isip si Amar ng isang bagay na magpapakita ng kanyang tunay na dedikasyon kay Shiva. At ang bagay na ito somehow ay simbolo ng kanyang pag-iwas sa mga temptasyon. At ang kanyang naisip ay ang pagtaas ng kanyang kamay, hindi lamang sa panandaliang sandali, kundi habang buhay. Mula noong 1973 magpahanggang ngayon ay hindi pa ibinababa ni Amar ang kanyang kamay. At medically speaking, hindi na rin ito maibababa dahil tuluyan na itong nanigas. Pwedeng mabali ang kanyang buong braso kung ito ay sapilitang ibababa. Noong mga unang dalawang taon raw na kanyang pagtaas ng kamay, sobrang sakit at hapdi ang kanyang nararamdaman. Pero tiniis niya ang lahat alang-alang sa kanyang dedikasyon kay Shiva. Maraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ang hinahangaan at dinadayo etong si Amar. Pero kung kayo naman po ang tatanungin, humahanga ba kayo sa kanyang ginawa? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Kamusta po kayong lahat? Welcome back na naman po dito sa ating Kapehan Session. Sa araw na ito ay pag-uusapan nga po natin etong tao na 47 years nang nakataas ang kanyang kamay. Pero bago po ang lahat ng yan, gusto ko lang magbigay ng disclaimer dahil nakadilaw po ako ngayon. Wala po itong kinalaman sa anumang politika or wala po akong sinusuportahan dito na anumang politiko kahit na ako po ay nakadilaw. Kasi nga kung napansin niyo po, sa mga nagdaang buwan ay iniiwasan ko po talaga ang topic patungkol sa politics kasi ako ay naniniwala on my own perspective na magulo lagi pag-usapan ang politika dahil lahat ng side, lahat ng parte ay laging tama. Anyway, mula po ngayon ay babasahin po natin ang ilan sa inyong mga komento patungkol po dito sa ating topic. Kung napapansin niyo po, una ko pong ina-upload sa Facebook page etong ating video bago po dito sa YouTube. Pero ang advantage po dito sa YouTube, mas mahaba siya. Ito ang longer version ng ating topic. Mas napapalawig natin ang ating pag-uusapan. Pero nakikita ko po yung iba sa inyo na naka-follow sa ating Facebook page, meron kayong mga magagandang comment. Kasi alam ko naman, marami sa inyo ay talagang matatalino at nagre-research. Kumbaga po, dito sa ating gagawin ay parang mayroong interaction between me at sa inyo po na ating taga-subaybay dito sa ating munting channel. Nakita ko po kasi na napakaganda talaga ng inyong mga ideya at mga komento. Kasi I believe na marami po sa inyo na taga-subaybay nitong ating programa, marami sa inyo ay talagang matatalino, genius at mayroong mga magagandang ideya. So regarding po doon sa question kung humahanga ba sila sa dedikasyon or ginawa ng taong iyon,
Ito po ang naging kasagutan ni Sir Alejandro Besa. Sabi niya, "It is self-abuse. It is not the will of God. You don't have a right to torture yourself by wrong faith. Through your mind and heart, you can do it. I admire your dedication, but not this way. Katawan natin, hindi natin pagmamayari. Mayroon Diyos na gumawa sa atin." Napakaganda po ng komentong ito. Actually, mahirap mag-comment doon sa ginawa ng tao kasi yung taong iyon, naniniwala siya na tama yung kanyang ginawa. So, by his beliefs, naniniwala siya na grabe yung kanyang dedication. Sobrang bigat na ng kanyang ginawa para sa kanyang Diyos na si Shiva nga, mga kababayan. So, sa tingin ng iba, ay bulag ang taong iyon. Kumbaga, worthless ang kanyang ginawa. But on his own perspective, siya ay naniniwala, matindi ang kanyang paniniwala na tama yung kanyang ginagawa. The question is, kailan kaya natin masasabi na tama yung ating pinaniniwalaan? Sino kaya ang makapagsasabi sa atin ng katotohanan? Actually, it's a big question na dapat saliksikin ng tao. Kasi malay natin, yung posisyon o yung ginagawa pala natin ngayon ay wala palang katuturan. Ayon naman po kay Ma'am Julia Bisinga, sabi niya, no, hindi siya humahanga sa taong iyon. At ito ang kanyang komento, no, kung sa Diyos yan, bakit iniwan niya ang familia niya? Dapat kasama ang pamilya. Well, tama si Ma'am Julia somehow. Dahil iniwan naman talaga ng naturang lalaki ang kanyang pamilya. Pati yung kanyang buong buhay actually, iniwan niya. Tinalikuran niya ang gimmick, barkada at enjoyment ng buhay na ito para sa kanyang dedikasyon. Ano kaya ang naging feeling ng kanyang pamilya noong siya ay nagdesisyong iwanan ang mga ito? Ano kaya ang nangyari sa kanyang mga anak ngayon? Well, kung ako siguro ang anak, masasaktan ako kasi syempre nawalan ako ng tatay. Yung tatay ko, imbis na kami ang alagaan, imbis na kami ang makasama habang buhay, pumunta na doon sa kanyang dedikasyon, doon sa kanyang relihiyon. Marahil sa tingin ko, ganun din po ang inyong mararamdaman. Hindi po natin siya masisisi dahil ginagawa niya ang bagay na iyon for the sake of his God. Ang taong ito ay under sa relihiyong Hinduism. Ang Hinduism ay pangatlo sa malaking relihiyon sa buong mundo kasunod ng Christianity at Islam. Yung ibang mga sources ay nagsasabing pang-apat lang talaga ito dahil ang pangatlo ay yung mga tao o grupo ng mga taong walang pinaniniwala ang Diyos or walang relihiyon. Ayon sa history.com, umaabot na sa 900 million followers ang Hinduism. Ang dami nun ah. Pero ang taong ito ay inaalay niya ang kanyang buhay kay Shiva. Ang katotohanan niyan, mayroong tatlong major na Diyos ang Hinduism. Ito ay walang iba kundi si Brahma, si Vishnu at si Shiva. At meron silang kanya-kanyang papel. Si Brahma ang creator di umano ng universe at ng mundo. At si Shiva naman ay naka-assign para sa pagsira or pag-destroy ng universe at ng buong mundo. Kumbaga, siya ang apocalypse sa version ng Bible. Siya ang naka-assign para sa Judgment Day. Pero hindi lamang niya ito sisirain. Muli niyang i-recreate ang mundo. At ito namang si Vishnu ay naka-assign para sa pag-preserve ng buong universe. At ito pa po ang magandang komento ni Sir Neil Bismonte. Sabi niya, sa kanyang pagsunod sa Diyos na iginagalang niya na ihiwalay ang trabaho, pamilya at kaibigan, masasabi ko siguro sa kanya o nasaksihan niya sa kanyang buhay na nagpakita ang mismong Diyos na sinasamba niya at ito ay humiling at iginagalang. So gustong ipunto sa atin ni Sir Neil Bismonte siguro na baka nagpakita sa kanya nang himala yung kanyang Diyos na binigyan niya ng dedikasyon. Kaya siguro, ito yung dahilan kung bakit itinaas niya yung kanyang kamay. Malay natin kung nagpakita talaga ng himala ang kanyang sinasambang Diyos na si
Shiva. Pero kung yun man ay totoo, gaano naman kasigurado ang taong iyon na yung nagpakita ng himala sa kanya ay si Shiva talaga? So marami po doon sa comment section ang nagsasabi na no, hindi sila humahanga sa ginawa ng taong iyon. But to end this vlog, wag na po nating tignan yung negative side ng kanyang ginawa. Tignan po natin yung positive, which is yung salitang dedikasyon. Mahirap yun. Sobrang bigat ng kanyang ginawa actually. At marami sa atin, we need to dedicate on something. We need to sacrifice on something. At ano yung mga something na yun? Ito yung mga habits na hindi kaaya-aya, yung mga bisyo na dapat nating iwanan, or yung ano paman na patuloy nating hinahawakan na alam naman nating hindi dapat. So eto pong si Amar Barati, grabe po yung mindset niya in attaining his goal. So gustong gusto niya talagang ma-reach yung kanyang goal. And he is willing to sacrifice big things para lamang makuha ang kanyang ninanais o yung kanyang gustong makamit. So hindi ko po sinasabi na iwanan po natin yung ating pamilya tulad ng sinasabi ng taong ito. What I am trying to say is that we need to sacrifice some things, those big things na pinanghahawakan natin in order to achieve our goal. Alam ko marami sa atin, marami tayong big dreams, marami tayong mga pangarap o nais maabot. Halimbawa, ikaw ay isang estudyante pero gusto mong magkamotor. Ang gagawin mo ngayon, hindi ka na masyadong magpapaload para sa ML. Hindi ka na masyadong gagasto sa paggagala. Iipunin mo ang iyong pera at hindi lang yan, ikaw din ay raraket. Halimbawa, ikaw ay isang professional at gusto mong magkasasakyan. Well, ngayon, hindi ka na masyadong magsasamgyup. At syempre, babawasan mo na rin ang iyong mga travel goals. Dahil kung ikaw ay magkakaroon na ng sasakyan, mas marami panigurado kang mapupuntahan na mga lugar. Kaya sama-sama po tayong abutin ang ating mga pangarap. Sama-sama po tayong magsakripisyo mula ngayon. Dahil siguradong sigurado, by the grace of God, kinabukasan, marireach din natin ang ating mga goal. And thank you so much for watching. This is Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ka. Peace out. Boom!